We'll talk about the Christine Dacera case and how the media covered the celebrated death of a very young flight stewardess. Coming to the place where journalists meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello, dear friends. Thank you for joining us inside the press room. I am your host, the Regions Editor of Press1.ph, Rommel Lopez, joined here inside the press room by our editors. First of all, Mr. Felipe Salvosa. Hello, Ipe. Hi, Rommel. Magandang araw. At kasama din po natin ang ating editor at large, si Mr. Manny Mogato. Hello, Mogs. Hi, Rommel. Hi, Ipe. Magandang araw sa inyo. At unang episode natin for 2021, bumulaga kagad sa buong bansa ang nakakagulat na kaso ng pagkamatay ng isang napakabata, napakagandang flight attendant na si Christine Dacera after a night of partying, welcoming the new year kasama ng mga kaibigan niya. Ano nga ba ang talagang dahilan? At marami na tayong nababasa, maraming haka-haka, mga posts sa social media na nagbigay kagad ng conclusion. So, ang unang tanong natin dito ay naka-play ba rito, gentlemen, yung pag-cover ng media sa mga early information o yung mga unang mga detalye ng from the PNP, yung mga nag-iimbestiga ng kaso, yung mga unang information na nakalap nila sa pag-imbestiga, sa pag-shape ng perspective ng public sa kung ano talaga ang nangyari sa kaso. Kaya may mga early condemnations kagad, not only of the suspects, na alam natin, di ba, na i-post kagad yung mga pangalan nila at mga mukha nila, and to think, ongoing pa investigations. So, unahin natin, Ipe, sa tingin mo, how did the media handle this case? No, alam mo, Rommel, gusto kong ayoko naman sa masabi na I'm dodging the question, pero ang ganda kasi nung column ni Boss Manny the need for evidence-based reporting, no? Pero right, masasabi ko lang, I don't want to drive a wedge between journalists and social media influencers, kasi the social media influencers can also do a lot of good. Right. Kaya lang, sana maging lesson to sa karamihan sa social media influencers na, you know, nag-jump sila agad to conclusions even without having the full possession of the facts, no? Right. Ang delikado kung yung mga journalists na ang gagawa niyan. Yes. So, kagaya nga nung sinabi ni Boss Manny doon sa kanyang napakagandang column, di ba? Masterclass nga ang tawag ni Nonoy Espina doon, eh. Di ba, boss? Anong masasabi mo doon sa coverage? Kasi on the surface, no, pagkatingin mo yung reporting ng lahat ng media dun sa kaso ni Christine Dacera, they were only reporting what the police has told them, no? Right. Sinasabi ng police na case closed, case solved, yung may potential lang kaso na rapid homicide. Pero ang problema, walang pinapakitang evidence. Right. Kasi wala pang autopsy report, wala pang toxicology report, wala pang testimonies, wala pang na-interview. Kadalasan pagka nag-police reporting kasi, lahat yan, kailangan ka usap mo yung witnesses, yung lahat ng nanalo sa scene, yung crime scene, pinapreserve. Wala akong nakita yung picture, eh. Right. Kasi normally, may impolis, kukunin ng picture yung crime scene, no? Pati yung body. Ano yung itsura niya nung nakita siya, no? Anyway, wala na yun kasi yung body itinakbo sa hospital at na-declared na dead on arrival. Pero yung scene itself, malaking mabigay na clue noon sa pag-solve ng kaso. Kasi sinasabi nga nung mga kasama niya na sumusuka itong babae. So, malamang may suka doon sa loob ng kwarto. No? So, hindi ko alam kung dilinis yun. Kasi alam ko yung crime scene dapat pinipreserve. No? So, yun eh, isang malaking kawalaghan kung ano nangyari. Unang-una,
bakit na imbalsa mo? Yeah, bago, isa pa yun. Bago inautopsy. Eh, magandang tanong yan. Di ba? Maling-mali. So, yung mga reporter, eh, dapat nagtanong sila ng maigi sa pulisya, anong basis nyo, bakit yun ang sabi na, right, solved na, number two, bakit kayo nag-file ng rapid homicide, ano yung mga ebidensya? Hmm. Hindi naman tayo, hindi naman ano, crime investigators or criminologists ang mga journalists, eh, pero those are right questions, lalo na kung ikaw ay nasa may police beat at sanay ka sa mga ganyang klase ng proseso ng pag-iimbestiga ng isang kaso, Manny, di ba? Alam mo, nung kami, no, nagsimula kami sa police reporting, no, mga 1980s, halos lahat ng mga reporter nung panahon namin, yung mga Jurassic, dumadaan sa ano, police reporting. Hmm. Kasi bakit? Kasi sa police reporting, wala kang inaasahang spokesman. Right. Wala yung, spokesman ng panahon namin, eh. Yung police investigator, the police assigned investigating the case talaga yung kagad makakausap mo, eh, di ba? O tsaka yung mga witnesses, yung nakakita ano-ano, oo, nangyari, yun ang ini-interview mo. Hmm. Pati yung observation mo sa nangyaring krimen, ano nakita mo sa lugar, sa paligid-ligid, no? Ano yung itsura ng katawan, no? So lahat yan sinusulat mo. Para ka na rin investigador, di ba? So all sides sa tinatanong mo. Eh, nung unang panahon, pag may namatay, no? Dead on the spot, dead on arrival, ang system niya may tumatawag sa police. Oo. Sa homicide section. Yung police, eh, bago pumunta rin sa crime scene, no? Eh, tumatawag sa funeraria. Kasi yun ang kanilang service, eh. Yun yung, just in case na, no, matapos ng investigation, yun yung kukuha sa katawan. Oh, tapos wala silang morgue, yung police. Mm, tama. So, dun inautopsy yan sa loob ng funeraria. Na sa panahong ito, eh, hindi dapat. Oo. Oo. Kasi dapat, may sarili ng crime lab, eh, ang kada police office. Crime lab na, oo. So, nung panahon namin, kasama namin yung police, mapupunta sa crime scene, mag-iimbestiga. Ang mali lang nung unang panahon, eh, sumasaw-saw kami dun sa crime scene. Umiikot kayo mismo sa crime scene. Umiikot kayo sa crime scene. Tapos, yung body, minsan, tinutusok-tusok pa namin kung ano, kung saan yung tama ng bala, saksak. Tinutusok-tusok, mali yun, di ba? O, kasi, so, ano, iba pa yung proseso noon, eh, no? O, na-contaminate. Pero at least, crime investigation, eh. At least, nandun ka, nakita mo, paano yung ano, so, pero ito, Manny, sa kaso ni Dacera, kumbaga after the fact na, kasi I don't think may reporter na nakarating sa hotel. Wala, eh. Wala. Kasi ang nangyari kasi nito, eh, pandemic, tapos yung mga reporter, kumbaga, nakasahod sila doon sa sasabihin ng chief of police na Makati. Right. I think doon medyo nagkulang kasi wala silang ibang kinote kundi yung chief of police na Makati. Which na note natin sa past episodes natin dito sa press room, oh, na yung limitations ng trabaho ng journalists ngayon, na umaasa na lang kung anong information ang ibabato sa kanila ng agency na kinocover nila. And in this case, yung Makati City Police Office, yun na lang nagsabi na may nangyari. At di ba, alam naman natin, nag-trickle down lang yung mga information na pinapadala ng PNP, eh, until nabulaga na lang tayo, yung mismong NCRPO chief at ang PNP chief, eh, nagkakaiba ang statement. Pero, yes, oh. Manny, meron akong ano sa'yo, meron akong observation na gustong ipa-confirm sa'yo. Kasi ang nangyayari ngayon, in most news coverages, kumbaga parang yung mga journalists nagiging, I hate to use this word, pero nagiging parrot. Yun. So kumbaga, kung anong sabihin, Yun ang isusulat na storya. Correct. Pero hindi ba pag journalist ka, dapat automatic yun na dapat ang mindset mo skeptical agad. Hindi naman sinasabi nating cynical. Pero dapat, kumbaga, skeptical. Ibig sabihin, you do not take one source's word for it, hook, line, and sinker. Right. Kumbaga, dapat sinalense, kumbaga, yung narrative na gustong ipasok nung si populis na Makati, di ba? Tama yun, kasi
kunin mo kung saan nagagaling, no? So, you give context doon sa storya. No, wala, dito walang context eh. Sinabi lang ng police na may posibleng rape. Eh pero yung lumalabas na autopsy report na initial eh hindi rape, di ba? Ang natural causes. Eh, oo nga eh, ini-insist ni Sinas, meron daw siyang information na meron daw evidence na rape, pero hindi niya naman pinapresent yung medical report. Hindi nga, kasi si Sinas, speculation. Di ba? Eh, anong pinanghahawakan niyang basihan para sabihin yon? Wala actually. Wala eh. Kasi yung autopsy report will show you ano talaga nangyari. Eh, yung sinasabi nga ng mga pathologist na yung patay ang isasalita doon sa autopsy report. No? Kung ano nangyari sa kanya. Right. Tsaka kung na-rape yun, eh, makikita rin sa medical examination, sa external at sa internal na merong laceration doon sa kanyang private organ na medyo fresh. No? Mm-hmm. Pero lumalabas, healed. Healed eh. Mm-hmm. Healed. So, ibig sabihin, tapos na. So, hindi pwedeng nangyari lang nung bago siya namatay. Mm-hmm. Manny, ito pa. Maski yung ano yung mga interviews na binibigay noong mga kasama ni Christine Dacera doon sa room 2209, I think maski yun, dapat i-challenge, hindi ba? Right. Kasi sometimes, no, in some parts of their story, they also contradict themselves. Ibig sabihin, kahit pa ang dami-dami nila at pareho sila nang sinasabi, it doesn't mean na hindi mo na i-challenge yung narrative nila. Kasi halimbawa, sinabi nila, they took care of her, pero apparently, when Christine Dacera complained of vomiting to one of her roommates, right, in-ignore siya. She was ignored. Tsaka diba, nagsabi rin yung mismong kaibigan niya na binulungan ni Christine yung kaibigan niya na sinabing bigla siya nahilo na maaring may nilagay doon sa ininom niya. Which, what another question yun na bakit hindi rin finalo up ng mga police? Hindi rin. Kung ganun ang nangyari, is bakit hindi ninyo kagad tinulungan itong si Christine after niya sinabi na ihilo siya? Isa pa, di ba? Bakit doon sa... Ito pa dapat tinanong sa PNP to eh. Bakit yung mga identities lang nung nandun sa 2209 ang inilabas nyo sa media? Bakit wala yung nasa 2207? Right. Oh. Yung na pinupuntahan nila sa kabilang kwarto. Eh kung ngayon, palipat-lipat pala siya eh. Di ba? Mm. Oh. And even nga rin sa CCTV video eh. Mismong CCTV video, bakit may leak? Di ba? Bakit yung... Ang unang na-release actually ng CCTV video is one of the friends. So, merong taga-hotel na nagbigay sa kanya ng kopya ng video. Bakit hindi ang PNP ang una nakahawak ng CCTV video? At trabaho nila yun, security. Kaibigan daw ni Christine yung manager. Kaya diba, isang issue rin yan, kaya pumasok na rin ang Department of Tourism sa investigasyon. Pero ano, no, magpa-interview yung apat na kaibigan ni Christine. Naalala niyo sa media. Pero kung babalikan yung interview, may nakuha ba kayong malinaw na paano nangyaring lahat? Di ba? Wala. Kasi patalon-talon eh. Oo. Yung mga reporter, kanya-kanyang tanong, patalon-talon. Oo. Dapat nun, ang tanong eh, can you recreate what happened? Dapat yung unang tanong eh. Dumating kayo hanggang makita niyo yung body. Right. Walang complete story, patalon-talon. Iba-iba yung tanong, iba-iba yung sagot. Kaya, ang gulo. Oo. Pero ito yung isang na ano ko napansin ko, Ipe and Mogs, no, yung bakit ang bilis mag-conclude ng PNP kagad with very little info. At tama yung sinabi mo, Ipe, hindi challenge ng mga karamihan sa mga media yung narrative na pinalabas kagad, kasi nagtatalo-talo ang NCRPO chief and even the medical legal exam, nakita nyo. And then later on malaman natin yung mismong medical legal ng PNP did not tell the public and even the media na yung cadaver pala was already embalmed, na embalsa mo na before he conducted the medical legal examination. So parang ano eh, hindi lang yung finding a needle in the haystack eh, parang pachi-pachi yung ano eh, on installment binibigay yung pieces of the puzzle na hawak naman pala nila, ano na, kumpleto na. So kaya magugulat ka na, ha? Inimbalsa mo na bago in-examine? And then
hindi nyo na secure kagad yung ano yung CCTV at nagli-leak pa, 'di ba? Tingin mo, ito nagko-competition na naman ng mga media organizations, nag-uunahan sila sa paglabas ng mga footage. Kaya yung sinabi mo Manny na ano na nagreklamo yung during the interview ng mga kaibigan, 'di ba? Nagrereklamo sila na yung isa yung nakahalikan ni Christine. Reklamo niya na hindi kasi kumpleto yung video na hawak niyo eh. So ibig sabihin, itong kaibigan ni Christine eh hawak yung kumpletong video for him to tell media organizations na fine-frame up siya or hindi maganda yung pag-project sa kanya sa mga reporting. Kasi nga hindi kumpleto yung video na ginamit. So makita mo na, teka, saan ba tayo aasa? Kaya tuloy may mga social media influencers tayo na nag-sorry kasi kinundem nila kagad yung mga suspects with very little or scant information na hawak nila about sa kaso. Alam mo, nanonood ako ng mga social media, no? Ang daming sumasaw-saw dun sa kwento. Oh. Yung mga netizen, kagawa sila, eto ang nangyari. Eh, pero pagka tingnan mo naman, eh, incomplete. No? Oo. Hindi talaga siya yung totoong nangyari. Binabasa lang nila sa sinasabi ng pulis. Sinasabi ng mga kaibigan, no? Oo. Eh, totoo sin, sino ba nag-order na imbalsamahin yan? Right. Tama. Di ba dapat yun ang unang tanong eh. Oo. Bakit na-imbalsam mo? Sino nag-order? Sino ba may hawak ng bangkay? O yung bangkay nasa ano eh, nasa Makati Med, eh nilipat sa Pasay dun ata in autopsy. No? Pero from the time na nilipat 'yan, saan inimbalsa mo 'yan? Dun sa Pasay, 'di ba? Eh bakit na imbalsa mo 'yan before the autopsy? Sino nag-order? Right. Kasi kung dapat 'yan dun sa Makati Med, meron silang refrigerated morgue. Eh ma-preserve yung body. Eh, yun din ang naalala ko rin sa interview ni Ian Isguera sa kay Dr. Raquel Fortun na parang ano pa yung makukuha mo na magandang ebidensya doon sa bangkay dahil nga contaminated na yung bangkay. Parang siguro bumalik tayo nung 1980s, no, Mogs, nung mga early days mo sa police reporter. Ito yung sinabi mo na dinudot-dot-dot mo, pero ito, I think, mas grabe yung pandudot-dot dito kasi nahugasan na yung katawan eh. So, maghahanap ka man ng presence ng spermatozoa to confirm if the victim was raped, wala na. And then, kung meron pang ibang mga chemicals nandun sa katawan niya, maaaring na-contaminate na yun because of the presence of embalming fluids. Although, may mga nakuha din naman daw samples. Pero sabi nga ni Dr. Fortun, is mas maganda kung the body was examined after it was turned over by the hospital to the medical examiners. Kasi yung mga fingerprints, Mark, ano? Oo. Talagang meron, lalabas doon. Kasi akita mo, sabi ng pamilya, may contusion sa tuhod. Pero it doesn't say na pag nagkaroon ka ng contusion sa tuhod, eh, nirape ka na. Right. Kasi ang daming ways na magkakaroon ka ng contusion. Kasi nga, sinasabi ng kaibigan niya, binuot-buot siya sa wheelchair. Eh, pagka-rape daw, ang alam ko, sabi ng mga pathologist, ang contusion mo na sa finger, no? Finger, eh nasa inner thigh kasi ibubuka mo eh, di ba? Kung rerapin mo. Eh, right. Parang wala namang ganong indication, no? Eh, kasi nga nalinis eh. Ang nangyayari ngayon, parang ang ebidensya nakabatay na sa CCTV. Right. Oo, eh maraming pinapakita yung CCTV but it still doesn't give us the whole story, di ba? Hindi. Kasi putol-putol yan eh. Oo. Yung CCTV sa hallway lang, wala naman sa loob ng kwarto. Tama. Oo. Eh yung information na kailangan mo malaman, ano yung nangyari sa loob ng kwarto? Oo. Kasi yung last video pumasok, 'di ba, parang huling video eh buhat-buhat si Christine Dacera ng kaibigan papasok ng kwarto and the next scene eh may kita mo yung mga lumalabas sa kwarto. At yun na, yung mga sumunod umaga na, meron ng wheelchair na dinala, nilabas siya na nakasakay na sa wheelchair. So tama, yung point nyo eh. Wala namang nakita dun sa loob eh kung ano nangyari. O, pero ang alam ko, merong video si Christine ng mga 6:30 ng umaga. Nasa harap sa ng toilet bowl, eh ang sabi ng mga kasama na parang siya, yun yung time na sumusuka siya. So buhay pa siya, no?
ng... Pero safe to say yun, Manny, na gising siya magdamag, no? Oo. Kasi kung 6:30, binibidyoan siya, nagsusuka siya. So all throughout the night, gising siya, partying. Oo. Eh, may mga nakusap nga akong mga medical ano, expert. Tatanong ko yung aneurysm nga sa aorta, no? Mm-hmm. Ang sabi nila, eh, napakasakit daw niyan. No? Oo, kasi matibay yung aorta, hindi basta-basta pupunta yun eh. Ibig sabihin, bago siya namatay, sumakit yung dibdib niya ng mm-hmm. matindi. Kaya siya nagsusuka siguro, no? Mm-hmm. At yung daw condition na yan, eh, it develops over time na walang symptom. Basta mm-hmm. kung sumakit, dapat madala ka lang sa ospital. Mm-hmm. Pero ang mga may mga nabasa din ako ng opinion ng mga cardiologist na hindi common daw ito sa isang 20 plus years old na tao, yung ganitong condition. Pero wala kasi tayong medical records ni Christine. Isa pa yun. Maaring nag-aggravate din, oh, Manny, dahil sa pag-take niya ng, ano, ng alcohol. Pero lahat speculation eh, no? Oh, hindi lang yun kasi hindi mo alam yung kanyang complete medical history. Doon right. sa family nila, merong... May history ng heart condition, no? Mm-hmm. Siya ba, nagkaroon ng heart condition nung bata pa siya? Oo. Eh, wala tayong complete medical history, kaya ano eh, puro tayo hula. Mm-hmm. Pero, di ba, Ipe, hindi rin nakakatulong yung statement ng police na ang bading na nalasing ay nagiging lalaki. Nag-speculate nga eh. Speculation nga yun eh. Kaso, yung speculations nila, kinagawang storya. Kasi, you know, kahit speculations yan, nakaka-attract yan ng mga views eh. Oo. No? Kasi people will consume any news item mm-hmm. that they could. Kasi this story is drawing a lot of attention from readers, no? Mm-hmm. They're really hungry for... Kaya tinan mo, maski yung mga Facebook accounts na nagre-repost lang ng content eh, ang dami nilang mga video clips na mga ano... Tapos kanya-kanya silang interpretation. Yung mga influencers nagpo-propound din sila ng kanila-kanilang mga theory. Right. Diba? Oo, kanya-kanyang spekulasyon, di ba? Oo. Ito yung hirap ngayon sa mundo natin, hindi kagaya nung before the age of the internet and social media. Ang source of information natin is TV and radio and newspaper. So before na i-publish yan or before na broadcast ang any information na kukuha ng mga reporters sa field, eh dumadaan sa matinding pagsasala. Eh ngayon kasi nag-uunahan tayo na mag-share eh. Yan pa, isa pang problem natin, no? Yung gotcha journalism. So, storya na kaga yun dahil may sinabi kang hindi maganda. Ah, okay naman kasi pagpipiestahan to eh. At for sure, maraming mag-click nito at makakakuha tayo ng maraming engagement. Saka ano, nagsabi police eh. Oo eh. Oh, diba? Madaling kasi madaling sabi na eh, yun ang sinabi ng police eh. Oo, oh, tama. I think, hindi ko naman sa pinupulaan yung mga ibang reporters kasi syempre nagtatrabaho lang eh. Nagtatrabaho lang. Tama. Eh. Also, I think we have to get past that taking the line of least resistance kasi sa ganyang klaseng ano approach to journalism. Ano tayo na being taken over by non-journalists, by influencers, no, who command right. more influence, but they, you know, they tend to sow more confusion. Eh, tayo, we're supposed to set ourselves apart from them by giving readers, our viewers, clarity. Mm-hmm. Kaso, sa kaso ng Christine Dacera, we are joining the confusion rather than providing more clarity to the readers and viewers, di ba? Yeah. Ayun nga yung sinabi ni Manny sa column niya, eh, na journalists have a most challenging job because to report truthfully, I'm reading from the column mismo, to report truthfully and partially based on facts and not on speculation, gossip, and rumors swirling around. Magandang pivot tayo doon sa reputasyon ng PNP, no? Oo. Boss Manny, 'di ba? Ano sa tingin mo? Parang PNP tried to use they tried to capitalize on this incident to try to at least shore up yung image ng PNP. Kaso it seems to be backfiring. Oh, nagbumerang eh. Oh, pero hindi ko lang alam yung bakit sinasabi nung hepe ng Makati Police na
kinisolve na na rapid homicide nang wala pa siyang pinahawakang matibay na patayan, no? Tama. Mm. Alam yun. Oh. Anong criteria nila for saying case closed? Eh, di ba nagtapos na naglabas sila ng criteria? Oo. For case closed. Kaso, yung sa interpretation nila, na-meet nila yung criteria. But if you look at the totality, actually, right. Hindi pa. Oo, kasi wala nga rin, hindi pa kung complete investigation eh. There are still unresolved questions. No? Mm-mm. Daming loose ends. And one of the big loose ends would be the people in 2207 whose identities were not revealed. If you're going to advise mga young police beat reporters covering this, ano sa tingin niyo yung una nilang kailangan ma-resolve ba? Kung ganyan eh, mismong yung source nila ng information, like itong mga police eh, nagbibigay ng mga ano lang, ng kanilang opinion actually sa kaso. Alam mo yun ang pinakaunang-unang dapat na bantayan natin at iwasan yung kukot natin yung police based sa opinion nila. Hmm. Dapat laging may basehan, no? Dapat logical. Hmm. Kasi dito sa kwento ni Christine, eh illogical yung nangyayari. Right. Di ba? Hindi mo nakikita yung purot dulo. Parang malabo yung kwento, di ba? Hmm. Ang follow-up question ba dyan dapat, Manny, sa pulis eh? Kunyari sinabi niyo na yan, dapat nasabihin ng batang reporter, sir, meron na ba kayong hawak na papel to back up yung sinabi niyo? Correct. Oo. Tsaka ano ebidensya niyo? Hmm. Yung ba eh matibay na pangahawakan sa korte? Hmm. And ituro nga na yung napansin ko, no? Tama, no? Sabi mo na walang nag-challenge kay General Sinas, or kung may nag-challenge man sa sinabi ni General Sinas, talagang he was really adamant na hindi, meron kami hawak. Pero ayaw niya i-reveal. Well, ako naman, nag-cover naman ako ng krame, no? Pero siguro kung mabibigay ako ng advice as a deskman, no? So, importante yung ano eh. Importante talaga yung multiple sources. Mm-hmm. Diba? Hindi pwedeng isa lang yung kinu-quote mo kasi dapat ano, mag-interview ka ng iba. Kaba, kung as a journalist, yung editor, as a journalist, di ba, you strive to put value added to your story. Mm-hmm. No? Kasi yung press conference ng Chief of Police, press conference ni Sinas, istorya ng lahat yan eh. Right, oh. So, what will set you apart from the others? Mm-hmm. Dapat, dagdagan mo yung legwork mo, dagdagan mo yung interview. Right. Tama. Hindi pwedeng kung ano lang sinabi ni Sinas, yun na. Right, right. Anong pinag-iba mo sa iba? Advice ko nga rin sa mga ano eh, news writing students ko eh, kung magre-rely lang kayo sa handout na press release or sa press conference, bakit ka pa nagsulat? Kasi pwede naman naming basahin yung press release na yan or panoorin yung press conference na yan. Totoo. Yan ang sinasabi ng mga desman dati sa amin nung kami yung mga reporter. Eh kung i-rewrite mo lang yung press release, wag ka na, mag-resign ka na. Sabihan ka na. Tama. Pagpunan mo na lang yung press release dito, kami nang gagawa. Tama. Kaya natin gawin yan dito. Walang value added. Correct. Oh, walang value added. Eh, hindi naman sa sinasabi natin na ganyan lahat ng reporter kasi nagdaan din naman tayo dyan. Pero ibig sabihin, iba na yung panahon ngayon, maraming fake news, maraming influencers na kukompete for attention, for views, for likes, for clicks. How do we set ourselves apart from them? Mm-hmm. No? And that is by, you know, by doing a better job than them, no? And striving for clarity instead of confusion. Yun lang naman. Meron pang isang issue, no, sinasabi ng Makati Police Chief na bakit daw nakakuha ng kopya yung mga reporter nung medical legal. Eh, confidential daw yun. Di ba public document yan? Public document yun. Tsaka nakuha yun sa Piscas office. Right. Mm. Di ba? Tsaka isa pa, yung sinasabi ni Sinas na he will hunt down the people who were with Christine and gave them 72 hours, eh anong basehan niya? Wala namang warrant of arrest. Oh, lumipas na rin yung 72 hours niya eh. So, anong nagmukhang ano tuloy siya? Nagmukhang ano, loko-loko, di ba? Country kasi, stop cop siya, nagbigay ng warning, tapos wala rin, hindi siya pinansin. Oh, kasi nasa piskalya na nga eh. So, the prosecutor's office already has jurisdiction over them. Right, right, tama. Mm. Ang preliminary investigation nandoon eh. Buti na na-raise mo yan, Manny, yung sa investigasyon ng piskal yan. So, I think there's also something wrong with our criminal justice system na ang onus ng investigation nandun lahat sa police.
Paano kung yung police, eh, di ba, ang the way PNP works right now, kahit sorry ah, pero hindi, you know, wala pa sila sa level ng ano, ng yung ibang bansa pagdating sa police investigation. Pag nag-investiga doon mga police sa ibang bansa, conclusive eh. Mm. Pero ang kaibahan, yung mga piskal natin, I talk to one lawyer friend of mine, sabi niya, ang problema sa atin, yung piskal, parang mini judge. No? So kung ano yung ibigay ng police, sasabihin, ay hindi tama yan. So ibabalik ng piskal sa police. Mm. Right? At so, tama yung observation mo, Ipe, kasi may mga nabasa akong comment online na kung merong death penalty at ganito yung sistema natin, imagine mo lang, di ba? Imagine kung meron tayong death penalty tapos ganito ang sistema natin. Correct. Diba? Imagine kung kung gaano karaming wrongful convictions meron tayo. Right. Aba, hindi na lang yun doon kay Hubert Webb. System, no? Dapat tama. Yung role ng fiscal, dapat mas active sila sa investigation para, kumbaga, their behinds are also on the line. Hindi lang yung police ang sisisihin. Right. Kasi yung police natin kulang sa capability eh. Alam mo, hindi lang yung police tsaka yung fiscal ano, kasi sa ibang bansa they go hand in hand eh. Yung district attorney tsaka yung police para nag-iimbestiga. Right. Sa ating kasi ang ginagawa nila ng police, bahala na korte diyan. Ang korte ang magwe-weigh ng ano, bahala na kung truthfulness ng convict yan o i-acquit, di ba? Oo. So, ang dami-daming na kaso na pupunta sa korte. Then, hindi kailangan pumunta. Kasi dapat sa pulis pa lang, alam na kung may kaso o wala. That's a very good point, Manny. Kaya nakaklag din ang mga korte natin sa dami ng mga kaso. Oh. Na hindi rin naman maayos yung ano, yung evidence gathering ng ating mga criminal investigators. Kaya siguro okay, nagkakaroon din matinding backlog. Correct. Kaya, you know, sorry to say, hindi magandang situation to, pero the PNP has to do a lot more to shore up its public image. Kasi parang sa nangyari kay Christine Dacera, parang nabawasan yung pag-iestima ng tao sa mga police. Right. Kasi, and tama yung problema, no? Yung police investigation natin, maski sa korte, no? Eh, they rely on testimonial evidence. Yun. Minsan, mali yung testigo eh. At nakakalimot minsan. Oo. Pero yung forensic evidence, scientific evidence, right, eh, hindi mabago. Right. Diba? Kahit yung CCTV, di ba? Yung CCTV, pwedeng iba sabihin nun. Kaya dun sa may kaso ng mag-ina na napatay sa Tarlac, na parang may mga nababasa pa ako, sabi yata ng PNP, na kailangan pang merong witness para sa kaso at hindi lang basta yung video ang gagamitin para sa hearing. Ah, kasi ano yan, sa rules of court? Oo. Isa nga yun sa mga ano, points ng mga anti-death penalty, na kung ganito nga yung mga, kung ganito ang rules of court natin at ganito ang criminal justice system natin sa Pilipinas, kagaya ng sinabi ni EP kanina, ang daming mapapadala sa death row na hindi dapat ma-sentensya ng bitay. Kasi alam ko na nung panahon pa namin 1980s, nung kami bata pa. Alam mo hindi gaano tinatanggap ng korte yung ano eh, yung recording. Sa korte, no, pag magtitigo ka. Parang yung ano, yung kay Ninoy Aquino na baril sa Tarlac, sa Tarmac, di ba? Hindi gaano tinatanggap yung video na nakita eh. Eh, kasi nga, pwedeng i-edit, di ba? Pwedeng ibang kwento. Pero nung sa digital age ngayon, eh, nagbago na yung rules of court. Pwede nang tanggapin yung ganyang recording kasi may mga expert witnesses na. Mga sabi na, eto ba? Hindi edited, hindi spliced. At number two, yung kumuha ng video dapat mag-testify. Ayaw niya mag-testify, dapat may ibang tao na magsabi, ay, kuha nga ni ano yan. Nandun ako, kita ko. So, matanggap yung ano, yung testimony, no? Bago yan, bagong rules yan sa korte. So, kaya mahalaga yan, lalo-lalo na sa kaso ng Nuesca, sa Tarlac. If I may read yung final sentences mo dito, Manny, sa yung ano,
sa iyong column about dito nga sa Dacera case. Let me quote this. They should not ride, meaning journalists, should not ride in the current of what is popular, but rather put on the brakes to report the cold, hard, unpleasant, and boring facts of the case. That is how journalism works. Kasi ultimately, all victims of crimes like Christine Dacera deserves justice if there was indeed foul play sa nangyari sa kanya. But be it lalo na journalist man tayo or crime investigators or even mga social media influencers, na kaya nga tinawag silang influencers kasi what they put out there really influences the way people think and act. Let's stick to the facts, kagaya na sinabi mo, Manny. Let's stick to the facts and evidence and let the professionals investigate her untimely death. And with that, maraming salamat again sa aking mga kasama dito sa loob ng press room. Thank you. Sa susunod na edisyon, marami pa tayong mga may init na issue na pag-uusapan at titignan din natin kung ano ang role ng media sa ating bayan, lalo na sa pag-appreciate ng mga bagay-bagay at mga importanteng kaganapan dito sa ating bansa at sa labas na rin ng bansa. Again, maraming salamat, Manny. Maraming salamat, Ipe, sa pagsama sa akin dito sa loob ng press room. Thank you. Thank you. And dear friends, maraming salamat sa pagsubaybay sa another edition ng The Press Room. Hanggang sa muli, ako po si Rommel Lopez. Ingat po tayong lahat. God bless.